i-share ko naman sa inyo is yung shower routine, yung mga ginagawa ko sa paligid kasi yun yung nire-request ng mostly no sa inyo. Then kapifilm ko lang sa kanya katatapos ko ng maligo, and step by step yung ginawa ko kung paano ginagawa ko pag shower, kasi ganun naman yung gusto nyo makita na yung nire-request nung madami. And also yung mga products na ginagamit ko, pinakita ko din siya dun sa video para makita nyo. So kung gusto nyo malaman, just keep on watching, and kung may mga tanong kayo, comment down below. And also, if may mga suggestions pa kayo na gusto nyong i-vlog ko, so comment down below din. Basta any questions, comment lang kayo kasi binabasa ko naman lahat yan. So let's start. Sa part na to, syempre, open na natin yung shower. And then, babasain ko yung mukha ko. And also, my hair. Kasama na yan, binabasa ko na. Pero mag-focus muna ako sa face. No, inuuna ko kasi yung face. And then, ayan na si Kojic. Pinabula ko lang siya sa kamay ko. Tapos, tsaka ko siya ipapahid sa mukha ko. Circular motion ang pagmamassage ko ng Kojic sa mukha. And also, ginagawa ko na dito yung technique na ginagawa ko, yung 60 seconds technique or equivalent to 1 minute face washing technique, no? So, dyan sa part na yan, ginagawa ko siya, minamassage ko lang yung Kojic sa buong mukha ko. And also, pati sa leeg. So, yan, nakikita nyo naman sa ginagawa ko. Pabalik-balik lang hanggang matapos ko yung 60 seconds na pagwawash ng face. So, pinipilit ko na maging circular motion lahat ng pag-rub ko sa face ko. Ayan, kita nyo naman. Tsaka lahat ng part ng mukha ko is nilalagyan ko ng Kojic, lalo na yung mga singit-singit ng ilong. And then yan, rinse ko na din agad siya with water. So, focus talaga ako sa face sa unang pagligo. And then, next one is yung Dove naman. So, pasensya na sa Dove ko, no, kasi medyo dubyot. Kasi kasama siya dun sa lalagyan ko ng Kojic, no. So, pabulain mo lang ulit siya sa kamay. And then, pahid ko ulit sa face ko. Circular motion, and then complete ulit na 60 seconds, no, para matanggal talaga yung mga dirt sa mukha ko. And also, yung mga makeup, lalo na pag lumalabas ako, no. So, nakakasagap ng madumi yung mukha ko, kaya ganun. Double washing ako ng face. Una muna is Kojic and then Dove. Inuuna ko talaga yung mukha ko pag naliligo ako. Kasi para mas ma-focus ko sa kanya yung cleaning, no? Kesa pagpahuli na kasi, tinatamad na akong maligo. Charot! So, basta yan, nakasanayan ko na siya na una. Then, rinse na ulit with water. Then, next ko na is shampoo. Ang ginagamit ko is yung Tresemme Expert na red. And then, dinadilute ko siya sa tubig. Kaya, nilalagay ko siya sa baso, no? Konti lang ako mag-shampoo. Tapos, yan, nilalagay ko lang ng tubig. And then, alog-alog. Tapos, pag bumula na, nilalagay ko na siya sa anit ko. Yung shampoo, fino-focus ko siya sa scalp. Kasi, syempre, para matanggal yung mga oil and dirt. And then, yung dandruff, no? So, yan. Tapos, yung mga tira-tirang bula. Tsaka, ko lang siya minamassage sa dulo ng buhok. And then, rinse na agad with water. So, yan. Banlaw-banlaw lang ng hair. And then, next ko naman na gagawin is pipigain ko yung buhok ko. Yung as in, parang wala na siyang matirang tubig na masyadong madami, kaya dapat pinipiga. Kasi, magko-conditioner na ako. So, yung conditioner naman, if focus ko siya sa dulo naman ng buhok ko, no, yung sa buntot. Kasi yun yung dry na part. So, yan. Ganun kadami ako maglagay. And then, tingnan nyo na lang. So, yan. Sa katawan lang ng buhok hanggang dulo. Hindi ako naglalagay sa anit kasi prone ako sa dandruff pag naglalagay sa anit. And then, next, ibababad ko yun sa buhok ko. And then, tsaka ako mag-Kojic. So, yan. Kojic na ulit sa buong katawan naman. So, una, pinapabula ko lang siya sa buong katawan. Sinasabon ko siya, leeg, pababa. So, lahat yan, sasabunan ko siya. Ganun lang, kamay lang muna yung gamit ko. Minamassage ko si Kojic at pinapabula sa buong katawan ko. Also, sa kilikili and mga singit-singit, no. Hindi ko na sinasama yung face kasi nahugasan ko na siya kanina. Kaya, focus naman ako ngayon sa katawan. After nun, ang gagawin ko naman is kukuskusin ko pa din sa katawan yung Kojic. Ayan, kita nyo naman, kinukuskus ko lang dyan. Tapos, bababad ko na siya for 2 to 3 minutes. Depende, minsan 5 minutes. Pag masipag ako magbabad, ginagawa ko 5 minutes. Tapos dyan, magtutoothbrush na ako para umaandar yung oras na nagtutoothbrush ako habang nakababad yung Kojic sa katawan. So, yan. Toothbrush lang.
Yan, tinutut version ko lang yan. So, para lang maubos yung oras, no? Kasi inaantay ko nga nakababod yung kojik sa katawan ko. Kaya, tsaka ko palang ginagawa yung pagtututbrush. Toothbrush lang si ate girl. So, after ko mag-toothbrush, maghihilod na ako kasi natapos ko na yung babad ng kojik. So, yan yung panghilod ko. Tapos, yung kojik kukunin ko ulit. Kukuskus ko sa panghilod hanggang bumula. So, pabubulain mo lang yung panghilod. Yan, tulad ng ginagawa ko dyan sa video. Bula, 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 bula. Tapos, kapag bumula na siya, tsaka mo ulit siya, ikukus ko sa katawan. So, naghihilod ako ng leeg kasi may nagtatanong kung naghihilod ba ako ng leeg sa kabatok. Hinihilod ko yan. Tapos, syempre, yung braso. Yan, hilod-hilod lang. Hilod-hilod. Tapos, nung kilikili, hindi ko siya hinihilod nung panghilod kasi baka mangitim, no? So, yan. Braso lang. Hilod-hilod. Tapos, syempre, buong katawan, hilodin mo na din. Yan, hilod lang. Syempre, hanggang legs, no? Buong katawan yan. Hindi ko nilang papakita yung legs. Nakakahiya naman. Tapos yan, tapos na ako maghilod. Yan, piniga ko lang yung hair ko kasi basa. And then, iririnse ko na yung kojik sa shower. So yan, niririnse ko lang yung kojik. Tanggalin mo lang siya. Banlaw-banlaw lang. Yan. Tapos, after ko magbanlaw kasi, magsasabon na naman ako, no? Kaya, dapat banlawan mo mabuti. After nan, syempre, dove na ulit. Para ma-moisturize yung effect ng kojik. Kasi yung kojik drying yun sa balat eh. Nakaka-dry yun. Kaya lagi ko siyang sinusundan ng Dove para moisturizing yung effect sa balat mo. So yan, yung Dove, sinasabon ko lang sa balat ko. Yan, tulad ng ginagawa ko. Buong katawan uli, simula neck, pababa ulit hanggang paa. So yan, tulad ng ginagawa ko dyan. Sabon, 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 sabon lang. Pati kilikili, no? Sinasabunan ko ng Dove. Tapos, bababad ko lang siyang ganan. Yan, sinasabunan ko lahat. And then, pati kilikili, dinadab ko na siya. So, yan, ganan lang ako magugas ng kilikili. Hindi ko siya inihilod, kamay lang. Para ma-prevent na mangitim, no? Kasi nakakaitim kasi pag masyado mong kinukuskus eh. Kaya kamay lang. Tapos, dab kasi para mawala yung chicken skin ng kilikili mo. And then, next, magsascrub ako. So, yung scrub, ginagawa ko lang siya. 2 times a week, minsan 3 times, minsan MWF, no? So, depende sa trip ko. So, yan ang ginagamit ko yung Abone na may vitamin C. Patak lang ako ng pea size amount, so ganan. And then, ipupuskus ko siya sa kilikili ko. Yung scrub, ginagamit ko lang siya sa kilikili, sa batok, tsaka sa singit-singit, no? Kung saan yung mga prone na umitim, dun ko lang siya nilalagay. So, yan. Next one, sa kabila naman. So, yan. Ganun lang din, konti lang na amount, tapos rub mo lang din siya in circular motion, tapos kamay lang. Huwag kang gumamit ng panghilod kasi masisira na yung balat mo pag hiniludan mo pa yan, eh may salt-salt na nga yan, no? So yan, pinapakita ko lang na pwede siyang gumamitin sa bikini line, sa kilikili, and then sa likod, sa mga back knee. So yan, kukulit ako ng amount, and then syempre, sa singit naman siya, no? So, hindi ko na ipapakita, no? Alam nga namang ipakita ko yung singit ko dyan. So, yun, sinabi ko lang kung para saan siya. And then, scrub, scrub, scrub mo lang din siya in circular motion. Tapos, hayaan mo siyang mababad sa balat mo, no? So, yan. Na-scrub ko na siya. And then, next, mag-scrub naman ako ng face. Ang ginagamit ko, yung Faint Eyes Radiant Skin, yung Pink Lemon and Orange Mandarin. So, yan. Ito naman, ginagawa ko yung face scrub 3 times a week. So, Monday, Wednesday, Friday ko siya ginagawa. So, ganun lang din kaunti, pea size amount. Tapos, pahid mo lang siya sa face mo in circular motion. Yan, tulad na ginagawa ko. Tapos, huwag mo masyadong ididiin kasi meron niya na mga microbeads. Baka magasgas yung balat mo sa mukha. No? So, gentle lang sa pag-exfoliate. Dapat talaga nag-exfoliate ka ng face para matanggal yung mga dead skin cells sa mukha mo. And mas malinis siyang tingnan at ma-prevent na magkaroon ka ng pimples, blackheads, whiteheads, at matanggal yung oily sa skin mo. So, yan. Kaya nagsascrub ako 3 times a week. Hindi siya pwede everyday, no? Kasi medyo abrasive na siya. Baka magsugat-sugat na yung face mo and ma-irritate. So, dapat sundin lang kung ilang beses sa isang linggo pwedeng gawin ng face scrub. Huwag matigas ang ulo. Yung iba kasi in-everyday. Kaya pumapangot yung skin nila, no? So, yan. After that, mag-rinse na ako
ng buong katawan, no? Kasama na doon yung conditioner. Ay, mali pala. So, nagagawin pa pala ako. May pH care pa pala, no? So, alam nyo na naman kung para saan gamitin yung mga yan. So, hindi ko na kailangang i-explain. So, yan. pH care. And then, syempre, may pang-shave. So, dead man na lang. Basta alam nyo na kung para saan yun. So, hugas-hugas na lang, best. Hindi na kailangan i-broadcast kung para saan. So, yan. Hayaan nyo na lang. Hugas-hugas na lang. Para lang akong loka-loka, no? Yan. And then, tsaka ako nababanlawan lahat, no? So, yan. Lahat na. Kasama niyang conditioner, yung scrub sa kilikili, sa singit, and then yung scrub sa mukha, si pH care. So, sabay-sabay na yung pagbabanlaw ko. Yan. So, nabanlawan ko na. And then, tapos na akong maligo. Ayun ang aking shower routine. And, may mga kasunod pa akong gagawin, no? After kong maligo, syempre, magtutuyo ako ng buhok. Tutuyo ako ng katawan, then magpapahid ako ng baby oil sa buong katawan. Next is Skin White Lotion, Classic Light, kasi malagkit kasi ngayon, mainit kasi, no? And then next is Deonat sa kilikili. Yun ang ginagamit ko. Tapos, syempre, magkocotton buds ako ng tenga. Sanay kasi ako naglilinis ng tenga. And then, yung toner ko is yung Luta by Erase Whitening Facial Cleanser. So, yan. And ito na, gagawin ko siya dito, no? Magtotoner ako. After ko maligo, magtotoner na ako ng mukha. Yan, sa kwarto ko na ginagawa yan. Pero yung paglo-lotion, tsaka yung baby oil ng buong katawan sa CR. And then next is yung Jeju Aloe Eyes, yung moisturizer na ginagamit ko. Nilalagay ko na siya after ko magtoner. And then yung sunscreen. Lagi ako nagsasunscreen kahit nasa bahay nagsasunscreen ako. So, yan. Pinapahay ko lang siya sa buong mukha. Tapos, massage lang ng konti. And then, tapos na. Thank you so much for watching. And I hope may napulot kayo dun sa vlog ko, no, sa pagligo, no? So, yung mga nag-request na siguro hindi marunong maligo. So, charot. So, yan. Comment down below yung mga suggestion and yung mga questions nyo. And see you on my next vlog. Bye!